Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soyan, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Simula December 27 ay ipatutupad na ang SIM registration law sa bansa. Ito'y matapos ilabas ng National Telecommunications Commission o NTC ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng SIM Card Registration Act. Mga deactivated SIM card din ang ibebenta ng mga telecommunications company at kailangan na iparehistro muna ito bago i-activate. 1,000,000 piso ang multang ipapataw sa mga telco na hindi susunod sa batas. Bibigyan naman ang subscriber ng 180 days para makapagparehistro ng kanilang SIM. Kapag hindi tutupad dito ay otomatikong madedeactivate ang kanilang SIM cards. Target ng Commission on Elections o COMELEC ang 2 million new voters para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na taon. Sinabi ito ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco sa muling pag-arangkada ng voter registration kahapon December 12. Ayon kay Laudianco, ang naturang bilang ay ibinase sa pinakahuling voter registration noong Hulyo kung saan nasa 3 milyon ang mga bagong aplikante. Kaugnay nito, sinabi ni Laudianco na naging maganda naman ang resulta ng unang araw ng registration. Tuluyan ang inalis sa pwesto si suspended National Irrigation Administration o NIA Chief Benny Antiporda. Kasunod ito ng pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay dating PDIG Ilocos Norte Mayor Eduardo Guillen bilang bagong administrator ng NIA. Si Antiporda ay pinatawan ng 6-month suspension matapos ireklamo ng mga empleyado dahil sa grave misconduct at harassment. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.